Isang simple pero makahulugang produksyon ang inihahanda ng mga organizer para sa huling sona ni Pangulong Duterte sa batasang pambansa sa Lunes. Ayon kay Kat De Castro na co-chairperson ng SONA Working Committee, kasama si PCOO Secretary Martin Andanar, magiging payak ang buong seremonya dahil sa kinakaharap nating pandemya. Simple anya ang lahat mula sa produksyon, kasuotan ng mga imbitadong bisita at maging ang pag-aatid ng pangulan ng huli niyang SONA. Ipapalabas din ng dokumentaryong ang Pangulo sa Batasan bago magtalumpati ang presidente. Tulad nung SONA 2019, tutugtog muli ang Philippine Philharmonic Orchestra o PBO na mga paboritong kanta ni Pangulong Duterte. Matatanda ang nakipagjaming panoon ng Pangulo ng mga kantang Ikaw at Moon River. Dala ng health protocols, pre-recorded ang lahat ng musika ng PPO ayon kay Demic Pabalan, Executive Director ng Radio TV Malacanang o RTVM. Itatampok nila ang What a Wonderful World, Yesterday When I Was Young, Dust in the Wind at MacArthur's Park. Bukod pa ito sa pagbabago ni Freddie Aguilar at Ikaw ni George Canseco. Si Morissette Amo naman ang napiling kumanta ng pambansang awit ng live. Traditional ang rendisyon nito ayon sa mga organizer at wala itong whistle na estilo ng singer. Ang veteranong RTVM director na si Danny Abad ang magdedirect ngayon ng SONA. Nakatuwang na niya noon sina Brillante Mendoza at Joyce Bernal sa pagdirect ng mga nakaraang SONA ng Pangulo. Tinatay ang 400 ng mambabatas lang at kanilang mga bisita ang papayagang personal na dumalo sa SONA. Ayon kay Pabalan, dadaan din sila sa COVID-19 test. Naghanda na rin ng kanilang kasuotan ng mga senador at kongresista para sa okasyon. Si Mike Leyva ang gagawa ng simpleng terno at Filipiniana dress ni na Senadora Grace Poe at Laguna 3rd District Representative Sol Aragones. Si Kari Santiago naman ang gagawa ng Filipiniana gown ni later representative at dating binibining Pilipinas Yeda Romualdez. Isang protest barong naman ang gawa ni Aristel Arosa na tungkol sa kakulangan ng ayuda at bakuna na isusuot ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Sarate. Ang laging napapansing Senator Nancy Binay naman, ire-recycle ang kanyang itim na barong mula 2016 na gawa ni Randy Ortiz. Ang bago lang daw na aabangan sa kanya ay ang pagsuot niya ng kakaibang face mask. Mario Dumawal, ABS-CBN News.